depending kung gaano kasikip to, kung gaano kahigpit tong filter na to, ang magsasabi sa inyo kung gaano kagalit o kung gaano kasama yung araw ng tao na yon. Kasi mayroong mga instances, mga kaibigan, na sobrang pangit nung araw ng gumawa ng technician ng ganyan. Ito yung itsura ng filter, no? What's going on, everybody? And today, nagbabalik na naman tayo sa bagong video. And in today's video, mga kaibigan, papakita ko sa inyo on how to do your very own oil change. So mga kaibigan, alam ko maraming video sa YouTube ngayon na kung paano gumawa ng sarili yung oil change. Pero bibigay ko sa inyo yung mga tricks na accumulate ko throughout my years of working, mga kaibigan. At ang dami rin kasi sa inyo, mga kaibigan, na nagtatanong ko ano ba mga tips na may bibigay ko sa mga taong magsisimula pa lang maging mekaniko if you got into the trade, mga kaibigan. So, you know, if it's your first day tomorrow or something like that, or may interview ka tomorrow, at least masasabi mo na kaya mong gumawa ng oil change at least. So without further ado, mga kaibigan, let's get into this video. So yun nga, mga kaibigan, andito tayo sa flooring, no? So one of the most important things, mga kaibigan, is knowing the proper hoist points or jacking points of your vehicle. This is important, mga kaibigan, so you don't end up doing this to your vehicle. So in small cars, mga kaibigan, typically your hoist points are right here. This is your jacking points. So kung kailangan mo i-lift yung vehicle mo with your jack, kung ano, maglalapapalit ka ng spare tire, this is where you put it, mga kaibigan. And also, this is where you put your hoist arms, mga kaibigan, which I'll show you right now. So here is my hoist arm, mga kaibigan. So ang gagawin mo lang, i-match up mo lang yan dito. Make sure na nasa gitna siya or at least centered, mga kaibigan, so it's pretty safe to work on. So I should probably tell you guys na hindi palaging may ganun ang sasakyan. Mayroon mga sasakyan na kailangan mong i-hoist dun sa mismong frame. If you guys wanna be extra sure so you can guarantee your safety, check your owner's manual, mga kaibigan, kung saan dapat i-hoist yung ang sasakyan nyo o saan kailangan i-jack. But if you're working in a shop, I understand na wala kang time para tingnan lahat yun sa manual ng customer mo, mga kaibigan. So usually, yung hoist mo mismo, magkakaroon sila ng mga ganito, no? So nandyan yung basic points kung saan mo siya pwedeng i-hoist. So ito yung frame ng sasakyan, dyan mo siya ilalagay. So if you're working in a shop for the first time, mga kaibigan, this is probably going to be the funnest thing ever for you because you have no idea how light these cars seem to be pag inaangat mo na siya kasi para talaga siyang laruan. So good practice to have, mga kaibigan, kahit gumamit ka ng hoist o gumamit ka ng jack or jack stands, mga kaibigan, it's a good habit to always check your car if it's actually stable. That means, iangat mo na siya ng konti, ipatong mo siya kung saan mo siya ipapatong sa jack stands or in this case, sa hoist, iangat mo na siya ng konti and shake the car. And when I mean shake it, mga kaibigan, shake it like you mean it. Kasi minsan pagka kailangan mong gumawa ng something, kailangan mong when you're hammering something or you're trying to pry on something, mga kaibigan, it's a good habit to have na alam mong secure yung sasakyan, hindi siya malalaglag. Kasi kung you have it this high off the ground, kung malalaglag man siya, malaglag na siya ngayon kasi mababa pa siya instead of having it fall when it's like, you know, 6 feet off the ground. So yun nga, mga kaibigan, now that we have the car safely up on the hoist or safely up on the ground, mga kaibigan, kahit alagin mo siya, hindi siya malalaglag on you, we can actually safely work underneath the car. Now, marami nagtatanong sa inyo ng advice kung paano ba, you know, what's a good habit to have when it comes to being a mechanic. Number one thing na natutunan ko, mga kaibigan, while working as a mechanic and, you know, magandang habit to have is keep an eye out for stuff. And what I mean by that, mga kaibigan, kahit hindi ka naghahanap for a specific leak or hindi ka naghahanap for a specific worn-out part, magandang habit to have is, you know, taking a good look at your vehicle. Then again, mga kaibigan, it is your vehicle. Or kahit hindi sa'yo, it's your customer's vehicle. So it's a good practice to have na parang keep an eye out for something na parang, oh, that doesn't seem right. So just like what I mentioned, mga kaibigan, when it comes to above this engine bay, mga kaibigan, huwag kang malulula sa mga nakikita mo. Because then again, mga kaibigan, in time, matututo ka rin kung ano yung mga tawag sa mga bagay-bagay na yan, sa experience mo and stuff like that. And
the more that you work on your car or your or vehicles, mga kaibigan, the more you learn about them. All I know was the engine, transmission, and that's pretty much it, mga kaibigan. Yun lang alam ko pagdating sa mga sasakyan. But now, you know, with like experience, saka I'm going to school and stuff like that, you know, you get to learn a little bit more and more. So here's probably the most important thing about this video, mga kaibigan, is the oil change part, no? So if you're basically doing an oil change, mga kaibigan, of course, you're gonna look for the oil pan, which is typically this bad boy right here. So there's a very, very simple way of knowing where the oil pan is, mga kaibigan. And here's a trick that I learned from one of my journeymans, mga kaibigan, is look for the oil filter, which is this guy right here. So look for that oil filter, mga kaibigan. The oil filter is usually right next to the oil pan. At malalaman mong oil pan din siya, mga kaibigan, that it's going to have this big bolt right here, mga kaibigan. And this is your drain bolt or drain plug, mga kaibigan. So this is what you pull out, lalabas lahat ng oil dyan, and then... So mga kaibigan, before we drain the oil, of course, we're gonna have to put our gloves on, mga kaibigan. Putting your gloves on is very, very important when it comes, especially when you're handling oil, mga kaibigan, because remember, oil, especially used oil, mga kaibigan, is very, very, well, it's carcinogenic, mga kaibigan. So oil is carcinogenic, mga kaibigan, which means it causes cancer. And, you know, it's best to be safe, mga kaibigan, so wear latex gloves or gloves, mga kaibigan, to protect yourself from the oil, because kahit sabihin mong mabilis kang mag-turn ng tornilyo, you know, you're still gonna get them on your hands, and you know, it's just put on your gloves, just be safe. So ito na yung part na hinihintay nyo, mga kaibigan, is time to drain the oil. So first step, mga kaibigan, we got this drain bucket right here. Syempre itatapat mo siya kung nasaan siya maalis yung oil, di ba, no? It's basically. So habang dinidrain natin tong oil, mga kaibigan, syempre kailangan nating haluan ng motivational video and motivational speech. Sana tayong mga tao, we have this system na parang pwede nating i-detox yung sarili natin. Pag toxic na minsan yung buhay natin, mga buhay-buhay natin, no? Parang masarap lang talagang mag-change oil, parang gano'n, mag-reset lang tayo, which there is, mga kaibigan. You know, nasa taas siya, one and only God, you know. Lumapit ka sa kanya kung kailangan mag-detox ng buhay mo. Tanggalin mo muna yung social media, Facebook, Instagram, YouTube, lahat yan. Tanggalin mo muna sa sarili mo, mag-detox ka muna. Mag-oil change ka muna ng buhay mo. Maybe this is a sign, mga kaibigan, na parang kailangan mo mag-oil change muna ng buhay mo. So mga kaibigan, as you can see, the oil is draining. And how do you know if it's done draining? One of the things or one of the tricks that I actually made up myself, mga kaibigan, is when the oil, akibin nyo yan, is a light stream, mga kaibigan, of drain. Pag yan nagsimula na mag-dribble, which means patak-patak na lang yung lumalabas, that means most of the oil is out of the vehicle. You can actually put the plug back in, tighten it up, mga kaibigan, and I'll show you guys that in a sec. Depending kung gaano kasikip to, kung gaano kahigpit tong filter na to, ang magsasabi sa inyo kung gaano kagalit o kung gaano kasama yung araw ng tao na yon. Kasi mayroong mga instances, mga kaibigan, na sobrang pangit nung araw ng gumawa ng technician ng ganyan. Ito yung itsura ng filter, no? Kupi-kupi siya kasi sobrang sikip niya. Kailangan mong i-grab talaga ng yung oil filter wrench, mga kaibigan. Ganyan itsura pagka sobrang galit at hindi kaakit-akit ang araw ng tao na yun, no? So bago natin lagay yung bago nating oil filter at bago natin lagay itong drain plug, mga kaibigan, few things. Number one, sometimes, mga kaibigan, your oil filter comes with a new crush washer. So ilalagay mo siya dito, ilalagay mo yung washer na yun dito. So pag nilagay mo siya, it's going to crush tong washer na to and it's going to make a good seal. Now the next thing, mga kaibigan, is your oil filter. Prepping your oil filter is another thing. What I like to do and what most people like to do is putting a little bit of dab ng oil, mga kaibigan, bagong oil. So now that your oil filter is ready and your drain plug is ready, it's ready to be put back in the car. So one of the things, mga kaibigan, is putting this filter on hand tight only, mga kaibigan. You don't have to put your wrench on there to snug it up. Pag hindi mo na siya maikot ng kamay mo, that's good. Sometimes nga ginagamit ko my non-dominant hand, which is my left hand, to actually check kung mahigpit na siya with my non-dominant hand. That makes me know na pag hindi ko na siya ma-turn, it's actually good. So, you know, if you're having a good day, just turn it with your hands. Next step, mga kaibigan, of course, you wanna keep your engine bay as clean as possible. Grab your brake clean, mga kaibigan, right here.
And we're gonna spray it all out. We're gonna wipe it off with a rag. Let's do it. So the next thing that we gotta do, mga kaibigan, is put the cover back on, put it down, and we can fill it up with oil. And what I also like to do, mga kaibigan, is I also want, when I take this cap off, you'll know if it's the oil cap, mga kaibigan, because it's going to say engine oil on the cap right there, as you can see. And sometimes it tells you what ano viscosity ng oil na kailangan nyo lagay sa sakyan. So what I do with this cap, mga kaibigan, is I put this cap right here kung saan naglalatch yung hood. That way, hindi mo pwedeng basta-basta isarado lang yung hood because it's going to block that, mga kaibigan, and you're gonna know that there's no oil in the engine. So there are a lot of ways to know what kind of oil goes into your engine. Like I said, it's always on your cap. But sometimes your cap doesn't say if it's supposed to take synthetic oil in or not. So the safest way to go is going about your owner's manual, mga kaibigan. So now you're ready to start your engine. Now, this is depending, mga kaibigan, on how long you want to start your engine. You want to cycle the new oil throughout the engine. So sometimes, pagka talagang is a customer's car and naghihintay sila sa harap and stuff like that, I usually start it for like 30 seconds, something like that, mga kaibigan. So, you know, ma-cycle siya kasi syempre naghihintay sila. But if you want, you can run it for longer than that, mga kaibigan. But that's typically what I do for customer's car. I just run it for 30 seconds to a minute and then shut it off, and then I'll show you guys what I do next. So yung mga kaibigan, so after starting your engine, na-cycle mo na yung new oil inside the engine. Now you wanna sit and wait till that new oil mag-settle down siya dun sa oil pan. So after doing all those things, mga kaibigan, you can now check the dipstick. So guys, as you can see, here is the dipstick, and as you can see, the oil is right there, which we did a good job. So there you go, mga kaibigan, you have finally completed an oil change. Hopefully you guys have learned something from this video. You know, this is my first time doing this, so hopefully you guys enjoyed it. Let me know, guys, in the comment section down below if you want to see more of these types of videos. I'm actually planning to make a video about how to mountain balance a tire or something like that. And if you guys are interested in seeing that, you know, if you're a mechanic or not a mechanic, if you just want to know, kung interesado ka lang malaman kung paano ba talaga lagay yung gulong, paano ba binabalanse, paano ba yung mga ganyan mga bagay. So if you guys are interested in seeing that, mga kaibigan, please do let me know in the comment section down below. But yeah, basically, that's pretty much how you do an oil change on your vehicle or a customer's vehicle. If you guys have any questions or concerns, leave them on the comment section down below as well, mga kaibigan. But, you know, tapos na tayo. You can close up the hood and, you know, you can drive away.